pinaka basic nito, walang accessories katulad ng dashcam, headlight garnish, yung extra fan, walang third set, walang stereo na Android, nasa Paul, welcome back sa ating YouTube channel, Sorpas TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyo kalimutan like, share, and subscribe. I-click na rin sa notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. Meron tayong ipakita na pinakamurang Suzuki Everyvan 4x2 automatic K6A engine 660cc 12-volt 3-cylinder. So, check natin mga call kung ano yung package nitong ating unit. So, yung basic ito is a 200,000. So, umabot ito ng 222,000 kasama yung mga additional ng ating customer. So, yan yung kulay ng ating unit is a metallic blue. So, meron tayong transformer emblem dito. Suzuki emblem. So, yung kanyang headlight. Yan. So, meron siyang garnish dito na chrome. Ayan. So H4 halogen po ito, din titin yung ating park light, din ito yung ating signal light. So dito naman sa kanyang bumper sa harap, kinulayan natin ng black yung mga grills niya para may design po siya. So fully tinted po yung unit natin mga call. Ayan. So makita natin high roof po ito. Ayan. So dito rin makita natin yung ating fender light, then naka 12 inches na gulong. So original po ito, naka steel rim lang siya, then fully undercoat po yan. Yan. So dito makita natin kompleto po siya sa rain visor, then yung gitna is kinulayan natin ng black para magmukhang buo po yung ating salamin. So dito makita natin, yan. So kinulayan din natin ng red yung ating brake drum. So brake drum yung likuran natin, then disc brake yung harap natin, then naka coil spring po yan mga call. Ayan dito, makita natin meron siyang spoiler na pinalagay. Ayan, so yung original na D64B is wala po siyang spoilers. Pinalagyan ng ating customer. So ito yung back glass ng ating D64B. Ayan, so meron tayong wiper sa likuran, emblem, din yung ating opener. So meron din tayong third light dito. Ayan po yung ating third light. Then ito naman yung ating tail light. Ito yung ating brake light at saka park light, signal light, din yung ating reverse light. So meron tayong dalawang camera dito. Ito yung ating plate number. So yan. So dito rin makita natin yung ating spare tire. Yan dito makita natin fully undercoat talaga yung ating unit. So ito yung unit mga call na the best pang negosyo. So yan, pakita natin kung gaano kasulit yung mga ito. So dito meron tayong nilagay na third set. So magkabilaan po yan. Yan. So at the same time, pwede natin yan gawing storage box. Ayan, so brand new yung matting natin. So yan po yung upuan natin. So straight lang. Ang kagandahan sa mga straight na upuan mga call is pwede natin yan i-fold para maging plain dito. So pakita natin kung paano natin i-fold. Ayan. So fold natin mga call. Ayan. Ayan. Ganyan kaganda yung ating Everyvan pag naka-fold yung ating upuan dito. Ayan o. Pwede natin yung gawing mini camper van. So pakita natin na walang upuan. So yan po yung wala na siya. Clean lahat. So pwede natin yan dyan natin ilagay yung ating mga nag-grocery. Pakita natin yung mga grocery natin, mga pinamalengke. So napaka lawak. So ganyan kasulit yung mga minivan natin mga call. So balik natin yung ating upuan para makita natin. Ayan. So ayan po yung upuan natin pag naka-unfold siya. So ayan, kasya po dito tatlong tao, depende sa laki. Then dito brand new yung mating natin.
So riser lang po yung ating sliding door, hindi siya power window. May makita din natin dito. Ayan, so wala siyang plastic, so diretso siya sa bakal. So dito yung ating tie wrench, riser at saka jack nandyan sa loob ng ating unit. So meron din tayo mga extra lagayan dyan. And so meron tayo mini fan na nilagay based sa request ng ating customer. Yung ceiling natin is bago na din. So yan, makita din natin dito is power window yung harap natin. Left and right po yan, power window. So ito yung seat cover natin. Ayan, so napaka ganda. So simple lang pero napaka ganda. So bagay na bagay sa ating unit. So dito brand new din yung mating natin. So ito yung ating accelerator pedal, brake pedal, din yung ating parking brake pedal. So dito naman, yung ating dashboard is back to original. Ayan. So meron tayong nilagay na 9 inches Android touchscreen stereo with reverse camera. Meron din tayong dashcam na full screen dyan naka. So kompleto po siya sa sun visor. Left and right po yan. So dito, tignan natin yung makina natin. Ayan. So ito yung makina natin. So yung makina natin is K6E engine 660cc. So latest model po ito na K6E, nasa 2010 to 2014 model. So ito yung mga tipid sa gas, nasa 1:14 to 1:15 yung gas ratio nito pag naka standard lang po yung ating gulong. So gamit na gamit pang negosyo yan. So meron na siyang aircon. Ayan, makita natin. So yung blower natin, aircon switch. Ayan, so naka-under na yung aircon natin. So dito tayo mag-refill ng oil. Dito yung ignition coil, din yung mga injector natin. So tingnan naman natin sa kabiling side ng ating upuan, sa ilalim ng passenger side, kung ano yung makita natin. Ayan, dito naman makita natin yung ating chassis number, gas tank opener. Ayan, so yan po yung opener natin. Ayan, dito check natin. Ayan, dito rin makita natin yung ating throttle body. So pag ganito po yung ating map sensor sa mga DE64B, litis po yan mga call. Ayan, so makita din natin intake manifold natin, plastic. Yung alternator natin, aircon compressor, ating yung ating air filter housing, main fuse box, din yung ECU natin nandito. Ayan, so check natin yung hood natin. Ano yung makita natin sa loob ng ating hood? So dito makita natin mga call yung ating windshield washer reservoir, brake fluid reservoir. Ayan. So dito rin makita natin yung ating coolant reservoir. So yan po yung unit natin. So yung pinaka basic ito, walang accessories katulad ng dashcam, headlight garnish, yung extra fan, walang third seat, walang stereo na Android, nasa 200,000. So plus na po tayo sa mga accessories na gusto ng ating mga customer. So yan lang muna yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa yung patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating next video uploads kagaya ito. Ingat po mga call, and bye bye. God bless po sa ating mga.